Hello, fellows, and hello, bookworms. You are welcome to my YouTube channel. It's me, Jessica, the vlogger librarian. For today's video, ang makakasama ko ngayon ay isang friend ulit from my previous job. Pagka-work kami dati sa Maralta Foundation, CEA. Sa registrar kasi siya, tapos ako sa library. So, pagpupunta siya doon, sobrang dami namin na pag-uusapan. Lahat ng side ng buhay na pag-uusapan namin. And last, nung napunta ako sa kanila, I just forgot to shoot a vlog kasi sobrang catch up kami ganun. So ngayon, naisip ko na, why don't we create a vlog, an episode about life lessons learned during pandemic. So ayun, samahan niyo na ako sa vlog na to. Without further ado, let's get started. Welcome to my YouTube channel. Pupunta ako sa library dati. Actually, unexpected friendship. Kasi feeling ko si Jess nun parang medyo may pagkasuklada, ganyan. Tapos, yung CEA, parang all sides ng buhay na pag-uusapan talaga namin. Yung next 10 years na pag-usapan na namin. Oo, sa mga life, work, career. So eh, woman of wisdom din kasi. Ano yung advantage kapag yung kaibigan mo yung librarian sa isang institution? So, mas madali kang manghiram ng books. Hindi, mas na-encourage ka na basa. Actually, before, parang more on non-fiction ako, yung mga novels, ganyan yung mga binabasa ko. Pero si Jess, siya yung nag-introduce sa akin ng Highly Effective People. Yung yes, na-recommend sa akin na books. Nababasa ka talaga ng books. Yung favorite books mo? Harry Potter. Doon nag-start yung pagkagusto ko sa books. Mas gusto ko na yung Hunger Games series. Yan. Yan yung favorite ko. Tsaka kay Francis Kong Life Super. Kasi ang dami kong natutunan about life doon. Yung gusto ko din na book is Heaven is for Real. Tapos nagbabasa pa nga siya sa akin. Pero yung topic talaga namin ngayon, guys, ay life lessons learned during pandemic or community quarantine. Well, I know most of you din. Lahat tayo, all over the world, marami ding natutunan ngayong pandemic. How pandemic made you become more appreciative when it comes to yung pagpapahalaga sa relationships like sa marriage, dahil LDR kayo nga ni Arvin, diba? Sa family mo, sa loved ones, friendship, sa sarili mo. Ang importante pala ng relationship sa buhay ng tao. Isa siya sa mga essential for me. Ngayon kasi lahat may pinagdadaanan. So, mas maganda na maging mabait ka na lang instead na kung meron lang silang ginagawa, hindi okay sa'yo, gagantihan mo sila. Mas okay na maging mabait ka na lang. Importante yung relationship mo kay God this time kasi yun yung magbibigay sa'yo ng strength sa buhay, kapag medyo nagiging hopeless ka na, na-anxious ka. Sa relationship, mas na-realize ko na mas importante pala yung physical. I mean, ngayon na pag-usapan namin na husband ko, nung dati kasi mas more on achievements kami. Ito gusto nating ma-achieve, more on goals. Pero ngayon parang ang mas goal na namin is kailan kami magiging palagi na magkasama. Kasi napaka-importante pala nun, most especially this point of pandemic. Siman si Arvin. Mula nung nag-pandemic, ilang beses pa lang siya naka-uwi or naging magkasama kayo? Nung nag-start yung pandemic, magkasama kami. Kaya lang, ayun nga yung mahirap doon. May call of duty, kumbaga. Oo, parang ganun. Parang siya, may sasabak din siya sa gera. Kumbaga, hindi lang ganun ka-literal. Tapos ako din naman, may sacrifices din. So, dalawang beses na kami magkahiwalay this pandemic. Extra eh. Alam mo yung extra mahirap, extra challenging. Ganun yung feeling. Hopefully, sana ma-figure out namin habang magkalayo kami kung paano kami sa susunod na hindi na muna kami maghihiwalay. Ganon ka-importante yung relationship. Na na-value na yung pandemic. Actually, hindi kayo naasahan yung sinabi mo, yung physical. Pero yung bagay, yung presence ng tao. Oo, yun yung tamang word, present. Oo, yung present. Yung present siya na kahit na may pandemic ngayon, ang mahalaga magkasama tayo.
hindi ka yung importante dyan. Oo, hindi yung yung nag-aalala ka na ngayon, mas nag-aalala ka pa kasi nasa ibang bansa siya. Paano mag-stable na dito si RV? A few inches later. Di ba nauso ngayon yung essential at saka non-essential? What do you think are your non-essential stuff that surprisingly turned out to be essential? Tas vice versa. Doon muna tayo sa yung non-essential tapos naging eventually essential na pala siya ngayong pandemic. The spiritual. So, parang dati, magsisimba ka lang, hindi mo alam na ganun pala siya ka-importante sa mga panahon na mabigat, ganun. Yun yung una. Pangalawa, non-material things. Yung hindi siya makamundo, kumbaga. Tapos, yung pangalawa is yung physical well-being, health. Correct. Kasi dati, no, parang kahit anong kainin natin, basta mabusog tayo. Hindi ka mag-ugas ng kamay. Ngayon, kailangan. Ano ka, conscious ka sa ganun. Even the mask, wearing of mask. Diba? Dati, nung normal, sobrang normal ng mundo, pag may nakakita ka ng mask, arte-arte naman nito. No! Hindi natin alam. Yung pala yung pinaka-data natin from viruses. Sa akin, family, tsaka yung peace of mind. Yung peace of mind, una sa lahat, ang hirap nun makamit ngayon eh. Because you have so many worries. Kasi, di ba, parang anong mangyayari bukas, ano ba nangyayari sa mundo, ganyan, hindi mo alam kung may kalaban ka na. Kasi yung COVID, wala naman siyang buka. So, ayun. Tapos yung family, before, binabaliwala mo lang yung mga bondings, kumbaga, minsan, di ba, hindi pa tayo nakaka-attend. Correct. Ngayon, yung mga simple gatherings, grabe, no? Parang you sobrang vital. Oo. Ay, dagdagan ko lang yung sinabi mo sa family. Kasi yung sa akin din, yung non-essential ko, na naging essential, yung simply asking, kumusta ka na? Tsaka yung giving quality calls sa parents mo, sa karelasyon mo, sobrang essential pala nun. That essential naman siya dati, pero ngayon, yung makuha mo lang yung chance na makausap mo yung mga magulang mo, kumustahin yung mga kaibigan mo, okay pa sila. Tapos kahit malaman mong hindi sila okay, at least kinumusta mo. Diba? Totoo, kaya para din sa safety ng mga magulang mo, lalo na kung oldies, hindi kayo makakapagkita agad ng gustuhin mo man at this correct point of time. Dahil may mga bagay na iniingatan ka rin, sila din, diba? So, yun, importante talaga na mag-video call man lang or i-message. Iparamdam natin sa mga mahal natin sa buhay na kung gaano sila ka-importante. At saka yung ingat. Diba? Kung dati sobrang cliche lang na sabi mo na, ingat, ingat pa uwi. Ngayon sasabihin mo na, mag-ingat ka parati ha, mag-ingat ka sa COVID. Eto, mag-a-agree ka ba na eh, sobrang essential na rin ngayon yung pagbabudget. Ipa-shopee ka din ba? Before. Lazada, ganyan. Kailangan, parang ang ganda nito. Ay, sale, o kaya free shipping, ganyan. Ngayon ba? Ganun ka pa rin? May mga times? Hindi na ako, nililimit ko na lang. Hindi na alam mo yan, pag grocery data, diba? Hindi, yung ma-healthy, yung kailangan talaga. Ano naman yung essentials mo, EA, that turned out non-essentials? Siguro yung mga opinion ng ibang tao. What? Dati kasi parang importante ng mga sasabihin ng ibang tao. Ngayon, dati yung masaya ka sa ginagawa mo. Mas tama. At base sa perspective mo, yun yung sundin mo. Susuportahan ko lang din yung sinabi mo nga na hindi pala mahalaga yung achievement kasi yun yung essential ko din dati. Dapat malaki yung salary ko, dapat ayoko ng maliit lang. Alam mo nga yung pandemic pala, wala. It doesn't matter kung malaki yung sweldo mo o maliit yung sweldo mo, sapat o hindi. Ang mahalaga na buhay ka pa rin ngayon, be thankful kung may pambili ka pa ng pagkain mo. Diba? Totoo, Jess. Tsaka importante yung nababalance mo. Correct. Yung life mo, dun sa work mo. Dati, sobrang fan ako nito. Gusto ko yan. Ngayon na, kukunin ko na yan. Kahit hindi pa yun, girl, ano ha, hindi yun things ha. Yung parang ano mo lang, mga ambition mo sa buhay.
na hindi naman pala yung mga wants pala natin hindi necessary. Not necessarily necessary. Kung talagang sinabing ni Lord no na hindi pa, hindi, wag mong ipilit. Kumbaga, kung ano yung will ni God. Yeah. Mm-mm. Diba? Kung dati kasi parang bakit gano'n yung first date ka, kung bakit hindi mo makuha yung gusto mo, or pag nakuha mo naman yung gusto mo, parang may kulang pa din. Pero ngayon kasi, kung ano yung will ni God, masaya ka doon, contento ka doon. You know, sige, let's be specific ha. Let's be specific. Kasi kami ni EA, we've been married sa mga partners natin. Like, mag-going 3 ka, diba? Going 3. And I'm me as going 2. And what we are saying is, the idea or the blessing of having a baby. Tama. Yes. Yeah. Sure. I'm sorry, EA, if I had to open this. Kasi, ikaw ba, well, I know, same feelings. Kasi, di ba, ang daming mga quarantine baby ngayon. There are really times na tayo din, sana magkaroon kami ng quarantine baby. Pero ikaw, ano yung stand mo na ha, ngayong pandem? Nag-change siguro lang din ako ng perspective. Because before, parang napapressure tayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Like, bakit di pa kayo nagbe-baby? Ganyan. So, kailan kayo magbe-baby? Something like that. I'm disregarding them. You're disregarding? Oo. Dinidisregard ko yun. So, kung ano yung importante for me right now, kung ano yung gusto ni God, I believe kasi na baby is a blessing from God. So, there are reasons why probably hindi ka pa binibigyan. Or kami, diba? So, I will trust God's plan for us. And this during this time, I understand His answers na maybe because ang gulo pa, ganyan, or there are struggles that we couldn't carry pa, or we have lessons pa to learn as parents, future parents. For me, mas importante na realize namin yung mga pagkukulang pa namin. Mas na-appreciate yung mga bagay na meron kami ngayon kesa sa mga bagay na wala ka. Ako din siguro, yun yung realization ko this pandemic na thank God you're letting us to be a husband and wife to each other first. Kaysa yung naging parents na kami, agad-agad. Kasi ngayon pa lang, yung pandemic, may mga ano pa din, difficulties, no? Na kailangan yung harapin mag-asawa na dapat wala mo ng baby. Kasi kung may baby, hindi mo alam kung... Yes, oo. Kung paano yung i-deal ang ganyan situation, no? Tsaka nasabi mo na natututo na kayong yung parang sineselect nyo na lang kung ano yung i-receive nyo. I like that. Kasi ngitong pandemic doon, then it taught us to select and deselect opinions na makakabuti sa atin and hindi. So might as well, yung mga hindi makakabuti sa atin, guys, i-deselect nyo yun, i-select nyo sila. If it's not, diba, making us better persons. May mga times ba na nasasabayan pa ng struggles yung pandemic? Oo naman. Ang hirap din ang buhay ah. Kasi diba, hindi lang naman ikaw yung hindi mo lang dititignan yung sarili mo. But other people suffering as well. Because of the pandemic, may mga ganitong tao na nakakagawa ng masama, etc. So, kawawa din. Diba? And what makes it harder din? Yung news. Diba? Yung parang, okay, may big issue tayo, may big problem tayo. Tapos, ang dami pang mga issues, nagpatayan, rape, yung mga ganon. Sa news ngayon, parang hindi mo na alam kung ano yung totoo. Tama. Feeling ko din yun yung parang mas nagpapahirap pa sa atin. Hindi na natin alam yung totoo. Yung parang pinaglalaroan lang tayo, ginagawa tayong experiment. Like, hello, tao po kami. Later that night. So, ano yung coping mechanisms mo, Mams? May mga newly discovered habits ka ba? Na kailangan mas ma-develop mo yung relationship mo kay God. Para kung may mga may anxiety ka man, or worries, or depressed na, de-depressed ka na sa nangyayari. Pangalawa is, naghalaman na ako. Pantita ka. So, parang pag nakita mo silang nag-bloom na, ang saya. Then, nag-bloom ka. Alaga na rin ako ng dog. Ang dog mo? Kids mo, si Candy. Nagkaroon ka na rin ng pet.
Tapos before, ako lang mag-isa dito sa bahay. Ngayon, in-invite ko na yung mga pamangkin ko. I hope for a peaceful world. Mm-mm, diba? A peaceful world. And a peaceful mind. Ay, sobrang mahalaga ngayon na ayan, may mga nakakausap tayong mga tao, mga malalapit sa atin, na huwag nating baliwalain yung growth natin ngayong pandemic. If you have something to share with your fellows, di ba, friends, family, go open up mo yan. So ba, EA, ano yung pinaka one thing na that you've learned from this quarantine? You should always be ready for the eternal one, not in this world, because all of this is temporary. Oh yeah. You should be ready. Ako kaya, ano kaya natutunan ko? Yung one thing na natutunan ko, 2,000 years later. Yung stability. Yun yung na-learn ko, sobrang importante ngayon na may stability ka. Hindi lang sa buhay, ma'am, siya. I'm not saying na dapat marami kang pera, kumakain ka, ganyan. Yung outlook mo, dapat stable. Yung pananampalataya mo, dapat stable. Kasi kung hindi, mababaliw ka. Diba? Kala nyo, kayo lang yung nakakaramdam na hopeless, possible that we are all experiencing those types of guys. Kayo, viewers, na dumating yung time na itong pandemic, sinubok pa kayo. Kayanin nyo, please. Kayanin nyo. Hindi lang kayo. Even me, even us. Marami kaming pinagdaanan itong pandemic. Pero dapat talaga stable ka. And possible, di ba, Jess, na yung mga viewers is millennial. We have to create humanity because we are all in together. Tama. Kung may anxiety ka, i-acknowledge mo yun. May mga pagkakamali ka ngayong pandemic, i-acknowledge mo yun. Kung may mga gusto kang i-appreciate, mag-thank you ka. Kung maging matlakas ako. Tama. Ay, yes. Yeah. That you are human. You are a human being. Say to ourselves na tao ako, ganyan. I have emotions. I have my weaknesses. Correct. At kung, di ba dati sabi nila, marupok ka naman eh, ma'am. Di ba ngayong pandemic? Oo, marupok talaga tayo. And kung ngayon, nalalabanan mo, congratulations. You have just passed the pandemic challenge. Kung last year, nagpaka-strong ka, ngayon, mas susubukin yung strong abilities mo. Oo. 2.0 ka. So yun lang. Thank you, EA, for joining me. For this wonderful conversation na medyo malalim, medyo full of wisdom. Full of wisdom. Ayun lang, guys. What 1 hour na tayo mag-uusap. Pero thank you. I'll see you soon. Please stay safe. Stay safe, Jeff. Yeah, I miss you. Bye-bye. Thank you. Bye.